Hi guys, good morning. Welcome back po sa ating channel. So, ngayon po magluluto po tayo. Alam nyo guys yung bagnet. Ganito po yung gagawin natin dito. Gagawin po natin bagnet. Actually, ano po ito? Taba ng baka. So, itatry po natin. Kasi kagabi, nagluto po ako ng ganito. Pinakuluan ko muna tapos pinirito ko. So, ang labas niya para siyang bagnet. Tsaka napakasarap. Parang baboy din yung lasa. So, ngayon, hihiwain ko po muna ito. Ipo-post muna natin saglit. So, ayan guys. Maghihiwa tayo. Ayan po. Kasi dito guys, tinatapon lang yung mga taba nung ano, ng baka. Tapos inuwi nung isang tropa ko kasi sa restaurant siya nagtatrabaho. So yun, nakakatipid din kami. Trinay namin pakuluan siya, tapos pinirito namin. Naglagay lang kami ng konting mantika, tapos hinayaan lang namin siyang maubusan ng sarili niyang mantika hanggang sa ma-deep fry siya tapos maging crispy. Yan po. Napakasarap po. Promise. Init. Medyo may laman tapos taba. Kinatapon lang kasi ito dun sa restaurant pag nag-ano sila ng beef. So ginagawa nung kasama ko. Nung kasama ko sa kwarto. Inuwi niya. Siyempre, tayong mga Pilipino madiskarte, di ba? Mamaya mag-uwi ulit yun. Yan po. Sarap nito. Kuhain lang po natin ng ganyang kalalaki. Kasi pag maano na yung mantika niya, liliit siya. Yan. Ang maganda rin kasi dito, pwede itong i-stack. Halimbawa, na-deep fry na siya, pwede siyang ipanghalo sa mga gulay, pwede ding panglagay sa pakbet, o kaya munggo. Mas masarap sa munggo yun. Dami nito. Kaso hinay-hinay lang sa high blood. Sa mga high blood pala. Namimiss ko yung baboy, mga pre. Pero yung lasa niya, parang baboy talaga. Wala yung pagka beef. Hiwain po muna natin. Alam niyo po ba yung tropilya ng ano ng baboy? Ganito yung itsura nun, no? Parang ganyan. Yung chicharong bulaklak. Magiging ganun po yung labas niya.
yun, oh. Taba, tapos may mga laman. Sarap nito. So guys, ayan na po siya. Na-chop na po natin lahat. Gawin po natin titimplahan. Ano lang po yung ilagay natin? Asin tsaka paminta. Tapos sayaan na lang natin siyang magmantika dito. Lagyan lang natin ng konti mantika. Tapos hayaan lang natin siya magmantika. Hanggang sa maging crispy na siya lahat. Mamaya mapupuno ito ng mantika. Yan po. So, lagyan po natin ng asin. Para maging timplado na siya. Tapos paminta. Bango. Saluin lang po natin. Salt and pepper lang. So guys, natapos na po nating timplahan. Ngayon, isasalang na po natin yung ating bagnet. Okay, salang na po natin. So ayan guys, nakasalang na po siya. So, hintayin lang po natin. Ano lang po, maliit lang po yung apoy niya para dahan-dahan pong lumabas yung mantika. Tapos hindi siya masunog agad. So, gagawin po natin, kada 2 minuto, ihahaluin lang po natin siya para maging pantay yung pagkakaluto niya. So, guys, check na po natin. Oh, wow. Ayan na po siya. Ayan na po yung ating binagnet. Shit. Ang style lang po nung pagkakaluto ko dito. Ano lang siya. Maliit lang yung apoy. Tapos, ano lang. Every 2 minutes, ano natin. Hinahalo. Kasi para yung sa ilalim, punta sa ibabaw. Tapos, maging ano yung pagkakaluto, maging pantay. So, konti na lang po at matatapos na yung bagnet natin. Ayan na siya, oh. Wow. Konting pa-crispy na lang. Masarap to sa sopa. So, guys, luto na po yung ating bagnet. Yan na po yung, ano niya, ayan o. Wow. Kung mapapansin nyo po, di ba kanina, medyo malaki-laki yung pagkaka-slice natin. Kasi lumiliit kasi yan eh. Parang hindi pa. Mga 5 minutes pa. Kasi kailangan crispy siya. Halos na mapuno yung ano ng mantika. Oh. Wala akong nilagay na mantika dito guys. Sarap. 5 minutes pa. So ayan na po guys. Pwede na to. Wow. Oho. My goodness. Crispy na. Meron po tayong special guest. Siya yung magtitikim. Saan natin lalagay? Yun. Labit pa dito. Hindi ako, pinalambot mo muna. Hindi na. Pinakuluan mo muna. Sa suka, sa kaba. Ayan po si Paring Dakay, Mr. John. Siya po yung ating... What's up? Ano ngayon? Kasi natin. What's up, guys? Ayan, suka po. Ano po? Titikman ko na yung luto ni Paring Dakay.
Ano? Ayan na po. Manyaman. Okay na? So guys, yan na po. Thank you for watching. Crispy po yan. So, bye-bye.